na budget this year. Yan po ang tulong panghanap buhay sa ating displaced at disadvantaged workers. Bukod po sa pagbibigay ng emergency employment, may libreng livelihood at skills training na rin daw po ang mga beneficiary. Ipaliliwanag po yan sa atin mamaya ng ating guest mula po sa Department of Labor and Employment. At ang ating question of the day, anong klaseng negosyo ang gusto nyo pong itayo at bakit? Or klase rin ng trabaho or tulong po na makukuha nga po dito sa Tupad. Kung kayo po may mga concern, like kung paano ba ako makaka-avail, sino ba ang mga pwedeng humingi po o makinabang dito sa Tupad program, enhanced na po ito na Tupad program, ay maaari po kayong, inaanyayahan po namin kayong sumali sa ating discussion. Maaari po kayong dumulog at diretso po namin kayong i-connect sa DOLE, sa Department of Labor and Employment. Maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag po sa ating tanungan hotlines. It's 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Or yun nga po, mag-post lamang po kayo sa ating live stream. Dito po sa halos 30 billion pesos na budget na inilaan sa Tupad programs, ay meron po pwedeng makakuha po kayo ng pangpuhunan na as high as 30,000 pesos or lower, depende po yan. Or pag may mga gusto po kayong additional na training skills, konektado po, i-connect po nila kayo sa TESDA at makakakuha po kayo dyan or makakapag-enroll po kayo sa TESDA ng mga skills na gusto po ninyo. At maging doon sa mga, at sabi nga po, ay ito ay para doon sa mga nawalan ng trabaho, ano po, gusto pong magsimula ng ng panibagong hanap buhay or kung paano pa po makakatulong sa inyo, sa inyong sitwasyon. Ito pong Tupad program. So, post na po kayo mga kapatid sa ating live stream or tawag po kayo sa ating tanungan hotlines. Again, that's 8631-5788 or sa 8631-6674. At maliban po sa DOLE, mamaya-maya lang po ay makakasama na natin or ipasok na natin ayen para habang naghihintay tayo. Pero gusto rin po natin makakuha ng update ano, dahil I'm sure nabalitaan nyo na po na may bigla ang mga kababayan po tayo na nasa New Zealand ang bigla pong nawalan ng trabaho. Ang sinasabi nga po ay pinatawag lang sila through Zoom. At sinabi pong wala na po silang trabaho dahil na-bankrupt yung pong kanilang company. Ano po, kakamustahin po natin, ano na nga po ba ang mga assistance na naibibigay po ng ating pamahalaan po sa kanila. At kakamustahin din po natin, ito pong mga 18 tripulante pong sinasabing nabihag po. Dito po na sakay po ng isang oil tanker ano na 18 mga kababayan po natin kung kamusta na rin po sila. And also, ang dami, may mga okay. Sa ating pong pagbabalik ay sisimulan po natin yung ating discussion. Break lamang po tayo na maigsi. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nangunguna bilang news, public service at entertainment radio station sa Mega Manila. Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali,
may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil sa iba niya po hinanap. Oo. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay, kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cossin. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cossin, mga ating question of the day. Anong klaseng negosyo ang gusto mong itayo at bakit? At this point, kasama na po natin live via StreamYard si DOLE Undersecretary Benjo Benavides. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Hi, magandang hapon din po, Miss Cheryl. Magandang hapon po sa mga nanonood at nakikinig. Isa pong kaaya-ayang hapon po sa ating lahat. Naku, marami po siguradong naghihintay po natin nitong ating pag-uusapan dahil maraming interesado kung paano sila makaka-avail. Pero balikan muna po natin, ano po ba ang tupad program ng DOLE? Well, yung tupad program po ng DOLE, ito po ay isang safety net. Isa po itong poverty reduction measure. Pero bilang isang poverty reduction measure, ang layunin po nito ay makapagbigay ng pansamantalang trabaho o pagkakakitaan dun sa mga kababayan nating walang trabaho o nawalan po ng trabaho. Pansamantala in the sense po na ang trabaho pong ibibigay under tupad ay sa 10 araw o kaya ang pinakamahaba po ay 90 days. Pero karaniwan po ang mga implementation po natin sa mga rehiyon, sa mga probinsya at mga munisipyo, karaniwang ang mga tupad work ay nasa 10 days o 20 days lamang. Mm-hmm. So, yung po yung description, maikling description kung ano po yung tupad. In simpler term, ito po ay isang emergency employment. Emergency employment. Okay. Paano po pinipili yung beneficiary ng tupad program? May mga priority sector po ba tayo? Opo. Bilang pong isang safety net, ang lahat po ng mga disadvantaged worker ay eligible. Mm-hmm. Pero since napakarami po ng mga disadvantaged worker, sa pagdating po dun sa profiling po namin, meron din po kami mga tinatawag na priority groups o priority sectors. Mm-hmm. So ito po yung mga inuuna naming pondohan, ito po yung mga grupo naming pinaprioritize na ma-implement under tupad. Ano po itong mga priority sector na to? Isa po dito yung mga magulang ng mga child labor. Pangalawa po yung mga PWD, kasi ito po yung medyo nahihirapan po sila na magkaroon ng trabaho o magkaroon po ng hanap buhay. Yung mga IPs po natin, mga indigenous people, yung mga walang trabaho at yung mga nawalan ng trabaho dahil po sa kalamidad o dahil po sa economic reasons. Either natanggal po sila kasi nagsara o nasunog yung kanilang paggawa ang pinagtatrabahuhan. So ito po yung mga limang priority sector na lagi po naming pinaprioritize doon po sa implementation po ng tupad. Mm-hmm. So hindi po kailangan na may mangyaring sakuna dito sa lugar bago makarating sa kanila yung tupad program. Opo, opo. Mm-hmm. Tama po yun. Oo. Doon po, dito po sa, I understand, ilang years na rin po, kailan po nagsimula yung tupad program? Before, pandemic po ba? Pandemic, ano po, Yusek?
Actually po, matagal na po yung Emergency Employment Program natupad. Kung hindi po ako nagkakamali, 2007, 2008 pa. Pero napondohan po ito ng malaki nung panahon ng pandemic kasi nga po, marami pong nawala ng trabaho. So after that, na-retain po yung mga yung budget kasi lagi naman po tayong binibisita ng mga kalamidad. At yung mga kalamidad po yun talagang hindi natin inaasahan. Katulad ng pagputok ng bulkan, maraming beses na nagkakaroon ng lindol at mga pagbaha. Kakaiba na po yung panahon ngayon eh. Kahit yung shear line ay sobra yung baha. Yung mga panahon natin, wala pong masyadong ganong baha. Hindi nga natin naririnig yusik yung word na shear line dati. Hindi natin masyadong pinapansin. Ngayon, katulad lamang sa Davao City, abay nagkansila po sila ng pasok sa mga eskwelahan dahil nga, dahil lang sa shear line, eh binaha na naman po sila. So ito kasama, okay, pinalaki yung budget ang inilaan po ng Administrasyong Marcos ngayong, ngayong 2024 ay almost 30 billion pesos. Tama po ba ako? Tama po yun. Aabot po siya sa 30 billion pesos. Yun po ay mayroon pong ano, dagdag na budget mula po dun sa nakaraang taon nung last year. Kasi nung last year ay mga nasa 19 billion lang po yung tupad po natin. Mm-hmm. Ito po ba ay may special bilin or instruction po ang ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, na kung paano pa paigtingin or paano pa palalawakin ito pong programang tupad? Kaya po sila naglaan nga po ng additional parang halos halos na doble, no po, mga parang 75% more than the last year's ano, than last year's budget po ito. Actually, ito po ay nakapaloob sa GAA na pinirmahan po ng ating Pangulo. Ang unang priority area na kailangan pong i-implement yung tupad, yung mga 4th, 5th and 6th class municipalities. Kasi nandito po yung mga maraming kababayan nating walang trabaho o nawalan ng trabaho. Ito din po yung mga areas na karaniwang apektado po ng mga pagbaha, ng mga lindol, at sila po ay mahirap na makahanap po ng alternative na pagkakakitaan. So, nakapaloob po sa GAA, yung General Appropriation Act, na i-prioritize po sila sa yung mga lugar na yon sa implementation po ng tupad. Bukod po dito, yung ibibigay po naming additional intervention dun po sa mga tupad beneficiaries na hindi lang po sila magwawalis-walis lang o magtatrabaho lang. Gusto po namin silang bigyan ng additional na kasanayan, karagdagang kasanayan, nang sa ganun pagkatapos po ng tupad work ay meron po silang maisip o magawang ibang pagkakakitaan. Kasi uulitin ko po, ang tupad po ay emergency employment lamang. Pagkatapos po ng 10 araw o ng 20 days o ng 90 days, ay wala na po silang trabaho. Sana po ay makahanap po sila ng iba pang source of income, either magtrabaho po sa isang kumpanya o makapagsimula po ng isang negosyo. At syempre, para mas mataas yung chance mo na ma-employ, ay kailangan may additional skills. At ito nga po yung sinabi nyo, parang in-enhance na, no? Mas pinalawak nga yung pwedeng maibigay na tulong sa ating mga kababayan, which is additional skills. Ano-anong klaseng skills po ba ito? At test na po ba ang mangunguna on this? Opo, tama po yun. Makikipagtulungan po ang TESDA sa amin. Kami po makikipagtulungan din po sa kanila. Ang simula po kasi ng tupad implementation, yung tinatawag pong profiling ng mga beneficiaries. Yung profiling po doon, tatanungin po natin yung mga basic personal circumstances ng isang beneficiaryo. At kung ano po yung after ng tupad, ano po yung gusto po niyang gawin. So kung mag-i-indicate po siya ng after tupad, gusto niya pong magkatrabaho, at dahil po doon kailangan po niya ng training, i-refer po namin siya sa TESDA. And during the period of the tupad work, 10 days man po yan o 20 days, habang hindi po siya nagwawali, so kaya nagtatanim o nag-aayos ng mga government infrastructure ng mga nasira ng bagyo, magkakandak po kami ng training. So ibig sabihin na habang siya ay nagtitrain, siya po ay bayad. Mm-hmm. Now kung ang kagustuhan naman po niya ay makapagsimula ng negosyo, naglaan naman po kami ng pwedeng makuha po nilang kapital, nang sa ganun, after the tupad work, ay bibigyan po namin sila ng maliit pong negosyo. Pero during the period ng kanilang tupad implementation,
Magkakaroon po kami ng mga orientation. Ano ba yung mga pwedeng negosyong pwede po nilang pasukin after the tupad work? Mm-hmm. So Yusek, pwede po bang, kasi sabi nyo nga, usually 10 days lang talaga yung cash for work program. Okay, natapos yung 10 days kasi may talagang trabaho siya ng 10 days. Tapos yung training niya or yung skill na napili niya, mga 5 days yon or I don't know how many days usually yung mga hiningila, pwedeng i-extend. Pero yung extension, yung skills, habang tinitrain siya, ay bayad pa rin. Pwede pong gawin yun, pero ang isang option pong tinitingnan namin ay i-integrate yung mga araw ng training doon po sa 10-day work. Kasi alam naman po natin, hindi naman po talaga yan na buong araw nagwawalis o nagtatanim o naglilinis. So sa mga oras na sobrang tirik ng araw, medyo hindi na magandang magtrabaho sa labas, yun po yung mga oras na gugugulin po natin para i-train po sila. Yan naman po ay mga 2, 3, or 4 na oras na training hours. Sufficient na po yun, magkaroon po sila ng 3 or 4 na training days doon po sa loob ng 10 araw na tupad work. Sa tingin ko po ay sapat na po yun para at least makapag-acquire sila ng ibang skills. Mm-hmm. At kahit anong skill po ba, ano po ba ang listahan natin ng skills na pwede po nilang ma-avail? Opo, depende din po yun doon sa po sa chinek po niyang profile. Kasi tatanungin po siya, ano bang skills ang gusto mong matutunan? Patungkol ba sa pagkakarpintero, sa pagiging tubero, sa paggawa ng kape, o pagiging mekaniko, pagiging electrician? So at the start of the tupad work, madidetermine po kaagad namin kung ano po yung mga skills na gusto po niyang matutunan. So that for the duration ng tupad work, ay pwede po nating ibigay yung mga skills training. Okay. So at least alam natin na, or pwedeng pang negosyo, livelihood. Well, yung negosyo po, ibibigay po natin yon after. Kasi may tinatawag po tayong social preparation. Kung ang gusto po niya ay makapagsimula ng isang tindahan ng bigas, tuturuan po natin siya kung paano magbenta ng bigas. Yung financial preparation din po sa pagtatayo ng isang negosyo, part po yun ng orientation. Kung siya naman po ay gusto po niyang magtayo ng isang karinderya o kaya ng car wash, pwede po yun. Kung gusto po niyang gumawa po ng mga abaniko o gumawa po ng chicharon, magpo-provide po tayo ng sufficient pong kapital. Pero hindi, ang binibigay po namin hindi pera, kundi yung materialist na po. Ah, okay. So may coordination or ano rin po kayo, makikipagtulungan din po kayo with DTI. Ganun po ba yun? Kasi yung negosyo... Pakikipagtulungan po namin sa DTI yung pagdating na po sa marketing. May pakikipagtulungan din po kami sa DOST kung patungkol po yan dun sa packaging, kung may mga pagkain na kailangan pong yung packing requirement po nun, may ano naman po kami, collaboration with DOST. Pwede po ba yung music? Kasi di ba yung pag-upskill or pag-the train ng another skill ay during the cash for work program. Tapos pwedeng... maliban dun sa nakapag-train ng additional skills, tapos sabihin nila sa inyo, gusto ko rin po ng livelihood. Pwede ba yun? Dalawa? Or mamimili lang? Pwede pong dalawa. Pwede! Okay. Pero sisiguraduhin po namin na yung skills na kung saan po siya na-train, ay yun din po yung negosyo yung gusto po niyang pasukin. Katulad po kung gusto niyang maging electrician, ang pwede po namin mga bilhin, yung mga wirings, yung mga, let's say, mga plies, mga screw, ganun. Screwdriver, na ibibigay po natin yun. Ayan. That's good, ano? So, eto po, mga kapatid, para klaruhin lamang din po natin at ulitin natin, ay sino-sino po ulit yung pwedeng ma-qualify para po dito sa tupad program? Again po, since ito po ay safety net, poverty reduction program, lahat po talaga ng disadvantaged worker ay eligible. Kaya lang because may limitation din po tayo sa budget at hindi po rin lahat mapagbibigyan, may mga priority sectors po tayo. Yung mga walang trabaho, nawalan ng trabaho dahil sa kalamidad, yung mga parents ng child laborer, yung mga IP.
yung mga PWD, kasi sila po yung mga sektor ng lipunan na merong may limitasyon dun po sa kanilang abilidad na makapaghanap po ng trabaho. So kaya po pumapasok po ang pamahalaan para matulungan po sila na magkaroon din po ng income. Ayun. Yung walang trabaho at nawala ng trabaho. Kunwari po kayo biglang nagkasakit, ano po, at hindi na kayo pwedeng bumalik sa trabaho. Ayan, pwede po, 'di ba? Pwede po silang makasali. Paano po ang proseso, USEC on this? Babalikan po natin yung step by step, ano? Kailangan ba 'yan sa LGU? Kailangan ba o didiretso ba sila sa DOLE? Ano-ano yung proseso para makapag-avail at ano yung mga requirements, ano yung mga dokumento na kailangan nilang ihanda? Mga kapatid, kung kayo po may mga katanungan, sali po kayo sa ating discussion. Abay, habang kasama po natin si USEC Benjo, itanong na po natin lahat sa kanya. Maganda po itong programang ito, at sa ilalim nga po ng administrasyong ito, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, mas in-enhance pa. So hindi lamang ito cash for work program, but may additional skills pa. Or pagkatapos ng inyong cash for work program na 10 days or 20 days, ay mabibigyan pa po kayo ng pagkakataon na mabigyan ng puhunan para makapagsimula po ng inyong sariling mapapagkakitaan or sarili nyo pong negosyo. Kung kayo po may mga tanong, post na po kayo sa ating live stream or you may call our tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Pinarangalan ng PMA bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha sa Radyo 5, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Sagot Kita sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Para sa atin mga kapatid, 4:26 ng hapon, nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim, at ang ating question of the day, anong klaseng negosyo or skill ba ang gusto nyo po at bakit? At dito po, bago natin ituloy yung ating discussion, kasama pa rin po natin USEC Benjo Benavides ng DOLE. At USEC, dito po dun sa naiwan natin kaninang tanong, walk us through po dito sa step by step, paano po ba makaka-avail? May dalawang mode po tayo ng implementation. Una po yung direct implementation, kung saan direkta po ang DOLE ang nag-i-implement po ng tupad. Pangalawa po, through accredited co-partners. Mm-hmm. Ito naman po yung ini-implement po ng mga LGU. Doon po sa implementation po ng LGU, ang DOLE po ang naglilipat ng pera doon sa mga accredited co-partners.
dun po sa implementation ng tupad. Pero sa direct implementation po, wala pong nililipat na pondo from one government agency to another. Mm-hmm. Now, regardless po kung direct implementation po yan o through an accredited co-partners ng mga LGU, ang proseso po ay magpalista lamang yung mga eligible na mga disadvantaged worker. At dun po sasalain. Ang una pong sala niyan ay, ang isang manggagawa ba ay nakapag-avail na ngayong kasalukuyang taon o kaya last year. Kasi po pagdating po sa prioritization, because of the limited resources din po naman, hindi na po dapat na ikaw ulit ang makatanggap ng benepisyo o ng ayuda. Magbigay naman po ng puwang dun po sa mga ibang hindi pa po nakakapag-avail. So yun po yung unang titingnan. Pangalawa, ikaw ba ay miyembro po nung, of course, disadvantaged worker at priority sector. Tapos po, ang minimum requirement po ng isang beneficiary ay yung identification card niya lang po. So after nyan, bibigyan po siya ng profile form. Doon niya po ilalagay yung personal circumstances niya, yung pangalan, taga saan ba siya, yung edad niya. Tinitingnan po namin yung edad kasi baka po underage po yan. Hindi po namin pinapayagan na magtupad work ang mga kababayan po nating below 18 years of age. Mm-hmm. Tinitingnan din po natin kung ano po yung narating po niyang educational attainment kasi baka po doon po rin sa assignment ng trabaho, magamit po natin kung siya ba ay marunong sa computer o siya ba ay nakapag-aral ng konti ng accounting. Then aside from pagwawalis, hindi po natin sila pagwawalisin o paglilinis sila. Maaring pagawin po natin sila ng ibang trabaho na makakatulong pa rin po sa tupad implementation. So after po niyan, after po ma-profile po yung mga beneficiaries, magkakaroon po ng orientation. Doon po sa orientation, ipapaliwanag kung anong uri po ng trabaho ang gagawin po nila, gaano po kahaba ang trabaho po nila, at sa ampung lugar sila po magtatrabaho. Ini-explain din po niyan yung sahod na matatanggap at lagi po naming pinapaalala during orientation na ang sahod po nila ay yung minimum wage rate, pinakamataas na minimum wage rate. Doon po umiiral po doon sa rehiyon na yun. At dapat po wala po yung wage cut. At kung meron man pong wage cut ay pwede po nilang isumbong po sa amin. Direkta po silang magsumbong po sa Department of Labor and Employment. During the orientation, meron din po kaming orientation on occupational safety and health at yung sa emergency first aid. Para nang sa ganun ay alam din po nila yung maging isang paano magtrabaho ng ligtas at kung hindi maiwasan ay magkaroon po ng aksidente, paalam po nila kung paano po magre-response. So after po niyan, magsisimula na po ang trabaho. Okay. Doon po sa sabi niyo una magpalista. Saan po sila magpapalista? Po. Pwede po silang magpalista direkta sa Department of Labor and Employment. Pero since ang presence po ng Department of Labor and Employment ay hanggang sa provincial level lang, ang mga opisina po namin ay hanggang sa mga provincial offices, pwede rin po silang pumunta sa mga LGU at sa mga barangay at yung mga LGU naman at barangay ang makikipag-ugnayan po sa Department of Labor and Employment. Meron po tayong tinatawag na mga PESO. Ito po yung mga public employment service office. Karamihan po, hindi po ako nagkakamali, lahat na po ng munisipyo sa buong Pilipinas ay mayroon pong opisinang ganito. Bahagi ang main job po talaga nila ay employment facilitation. Pero bahagi po ng kanilang trabaho na tumutulong po sila sa amin doon po sa implementation ng mga programa ng Department of Labor and Employment katulad po ng TUPAD. So, pwede po ang atin po mga kababayan, pwedeng lumapit po sa mga PESO, sa mga barangay, o kaya sa DOL, at kami naman po talaga ang magpo-proseso ng kanilang mga project proposal pagdating po sa TUPAD implementation. Ayun. Okay. At this point, bago po natin ituloy yung ating discussion, kasama na po natin, meron po tayong isang caller mula po sa Novaliches, si Jimuel Almendrala. Ayan. Hi, Jimuel. Hello po, ma'am. Hello, good afternoon. Yes po, Apo, ano pong may paglilingkod namin? Ay ma'am, first of all, nagpapasalamat po pala ako sa inyo dun sa SS. Ay, okay. You're welcome po. Naayos na po ba? Apo, nakapag-word na po ako. Okay, great. Okay. So ngayon, ano ang pwede nating maitulong naman mula sa DOLE? Ma'am, tatanong ko lang po kung paano ako makakapag-avail dahil kung bulag nga po ako, di ba? Aha.
Yes. Kasi gusto ko po sanang madagdagan yung kuhunan ko sa pagtitinda. Ano po ba ang may karagda, meron ka bang negosyo at this point? Ako po yung fishball vendor. Fishball vendor? Opo. Oo. So, kung pwede ka pang matulungan, magkano bang kinikita mo sa isang araw? Kumikita ba or minsan wala? Minsan, wala. Kasi hindi naman po ako nakakalis sa pwesto. Oo. Nakastable lang po ako sa isang lugar. Oo. Jimwell, ilang taong ka na ulit? 44 na po. 44? May pamilya ka ba, Jimwell? Single po ako. Pero nakatira po ako sa mga kasabahan ng kapatid ko, magkakasama ka. Oo. Tapos, ikaw ay... Ganun, pag ganyan po, Yusek, meron pa po ba tayong maibibigay na tulong po sa katulad ni Jimwell? Apo. Thank you po sa ating kababayan, si Jimwell po ba yun, ang pangalan niya? Yes. Apo. Kami po sa Dole, nagbibigay din po kami ng livelihood assistance dun po sa mga may kasalukuyang negosyo na. Pero ang una po naming tinatanong po dyan, yung kasalukuyang negosyo po ba nila ay ibinigay na dati ng Dole o ng iba pang government agency? Kasi kung ibinigay na po yun ng Dole o ng ibang government agency, ang ibibigay na lang po namin dyan yung enhancement. So pwede po nating madagdagan ng kapital yung negosyong yun. So balit kung hindi pa po sila nabigyan ng mga nakaraang taon ng Dole o natulungan ng Dole, pwede po silang mag-apply. Ito naman po ay yung parang start-up. Magdadagdag pa rin po tayo. Pero ang treatment po natin sa kanila, yung first-time availer po ng aming livelihood assistance. Mm-hmm. Jim, so in short, pwede po siyang makatanggap sa Department of Labor and Employment. Jimwell, yung iyong bang pinangsimula sa iyong fishball business, sa'yo ba galing yan? Sa mga tumulong sa'yo or sa pamahalaan? Yung cart po, ibinigay po sa akin yun. Yung cart ibinigay sa'yo? Government ba ang nagbigay sa'yo? Yung ano po namin, congressman po namin. Sa inyo si, ah? Si PM po, PM. Bali, ang magiging problema ko lang po, kasi yung pinakabubong niya, napunit mo yun eh. Yung pinakatrapal. Mm-mm. Yun daw pong cart niya binigay naman po ng isang congressman, pero medyo siguro po luma na, Yusek, ano, kailangan na pong patibayin. Ayan, at ayusin. Doon po ba ay pwede pa rin po siya maka-avail, at ano po ba ang pwede niyang gawing unang hakbang para po nga masimulan niya yung application? Po, ang pinakamaikling sagot po doon ay pwede pa rin po siyang makapag-avail. Ititrace lang po namin kung saan galing yung una po niyang kapital, yung pagsisimula na ng kanyang negosyo. Pero regardless of where that source of fund came, makakatanggap po siya sa amin. Ang cast lang po niyan ay hindi na po kasing laki nung natanggap niya pong una. Ayan. Kasi ganun po yun. Jimwell, so, para po matulungan po namin siya, opo. Ma'am Cheryl, pwede po siyang pumunta sa pinakamalapit pong opisina ng Department of Labor and Employment o pinakamalapit pong peso. Tanggapan po ng peso. Oo. Pero kung gusto niya pong i-text po ako o makipag-ugnayan po sa akin, pwede rin po niyang kontakin ang aking sariling numero, contact number, para i-endorse ko na po siya doon po sa pinakamalapit pong provincial office doon po sa lugar niya. Ayan, taga Novaliches po eh. Quezon City lang po pala. Kababayan ko, Quezon City din po ako. Oh, pareho po tayong tatlo, taga Quezon City. Mayor Joy, hello. Meron po yan. So, sa peso po, sa peso po sa munisipyo, sa City Hall na po natin, sa Quezon City. Or, ayan po, since nag-offer na kayo, Yusek Benjo, hindi na po kami magpapakipot. Jimwell, huwag mong ibababa ang telepono at ibibigay namin sa inyo yung direct number ni Yusek Benjo para mag-guide ka niya. Okay. Ha, Jimwell? Apo, apo. Alright. So, okay na tayo? Apo. Palilista ko lang po sa pamangkin number. Oo, pero huwag mo nang ibababa at kakausapin ka ng staff namin
at para maibigay namin yung number ni Yusek Benjo. Ha? Apo, apo. Ah, sige, apo. Hold on lang ha. Hold on, don't apo. Put it down. Okay. At okay. Habang inintay po natin yung iba pang mga messages, ayan. Dito po sa Tupad program, Yusek Benjo, like last year, ilan po ang natulungan natin at ilan po ang target natin this 2024? Last year po, mahigit pong 4 na milyon yung natulungan po natin. Mm-hmm. Yun po ay sa kadahilan ng maraming beses nagkaroon po ng share line sa Visayas at sa Mindanao. Tapos po, nagkaroon po ng oil spill. Yung mga vulkan natin ay nagpakitang gila. So marami pong mga na-displaced na mga manggagawa. Kaya sinalo din po natin yun. Yun po mga nadi-displace din or nagpaparepatriate ng mga kababayan natin, ng mga OFWs. Kasama po ba sila dito? Or they have a different budget? Opo, kasama din po sila. Pero ang meron po kasing yung budget na talagang nakalaan sa kanila. Kung hindi po talaga sila mako-cover under the OWA fund at hindi po sila eligible, hindi po sila mabibigyan ng tulong under the OWA fund, sasaluhin po siya ng Department of Labor and Employment. Total, kababayan naman po natin siya kahit po siya ay OFW. Mm-hmm. Kung kunwari po may mga kababayan tayo, di ba katulad yung nangyari sa New Zealand, bigla silang nawalan ng trabaho. Eh, hindi pa naman po sila makakauwi. So ang nangyayari po diyan, hindi po sila nakakapagpadala ng kanilang monthly or tulong sa kanilang pamilya na susuportahan. Yung po bang family members na yon na na-displaced, na wala na trabaho na OFW, na hindi pa nakakauwi, pwedeng sila po ang mag-avail? Kung ang pamilya po nila o isang miyembro ng pamilya po nila ay maituturing pong disadvantaged worker, mm-mm, walang trabaho o kaya nawalan ng trabaho, makakapag-avail po sila. Ayan, okay. Pero ang availment po hindi po para po dun sa OFW kundi po dun sa family member ng OFW. Okay, break lamang tayo mga kapatid. Kung kayo po may mga katanungan, habol po kayo, post lamang po kayo or call our hotlines. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. True na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5 True FM. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong Chika Tita, Laila Chikadora. Shoutout, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo ha, pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo, yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosin. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. At this point, mamaya po babalikan po natin si Yusek Benjo Benavides ukol nga po sa Tupad program. Kaya pwede pa po kayong humabol, mag-post sa ating live stream or tumawag sa ating tanungan hotlines. Pero at this point, punta muna po tayo sa ating segment na Pinoy Connect. At dito nga po ay pag-uusapan natin ang lagay ng mga OFW at iba pa nating mga kababayan abroad. Nasa linya ng telepono si Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang hapon sa inyo. Apo. Si Cheryl Cosin po, Yusek, kukumustahin ko lamang po yung ating mga kababayan. Marami po kayong inaasikaso, I'm sure. Unahin ko muna po itong 18 tripulanteng nasa barko na na-hijack po sa Gulf of Oman last week. Ay, ano po ba ang update natin dito? Well, kapapanayam lang namin sa pamilya, no? Yung kamag-anak ng 18, meron kaming Zoom meeting na inorganize ng DMW, no? Yung iba sa kanila, na-contact na sila ng pamilya, no? 6 sa mga tripulante, nakapag-contact na
sa pamilya via text or so para sabihin na wag sila mabahala or wag sila kabahan. Mag-alala. Opo. Mag-alala dahil okay naman ang situation nila, no? Ngayon, ang actual nangyayari ngayong mismong araw, yung ating ambassador sa Iran ay may meeting sa Ministry of Foreign Affairs Iran kasi inaayos natin yung pagbibisita ng embahada sa kanila, no? Kasi wala naman sila sa kapital, no? Wala sila sa Tehran. So, kailangan mabisita sila para makita kamusta ang kalagayan nila. At iniintay namin yung report. Ibang oras sa Tehran ngayon, no? Minus 5. So, hintayin natin na bago matapos yung araw na to, malalaman namin kung kailan nila pwedeng bisitahin yung ating mga kababayan na tripulante. Pero magandang balita is, pati yung ambassador nila rito, pinapaabot sa atin na nangangako or sinasabi na walang masama nangyayari sa kanila. I mean, they are in good health and good condition. No? Mm-hmm. Hindi naman sila yung target ng action na ginawa ng pamahalaan ng Iran. Opo, at saka para po dun sa, sabi nyo nga po, yung anim na tripulante, nakapag-text naman at nakapag-zoom sa kanilang mga kaanak po, which is really good, na parang hindi naman po sila parang considered as mga hostage. Well, nakapag-text pero hindi pa na yung usap, yung zoom or what. Hiningi natin yun na bigyan ng makapag-zoom. Talagang opportunity na marinig yung boses. Oo. Kasi kinoconfiscate yung kanilang cellphones, no? So, ganun po. So, at least they're in touch. Tapos, at saka yung nga, sinasabi na, doon lang sila, nakaka-video okay nga, doon sila sa mga kwarto nila, pinapakain sila, hindi sila sinasaktan. So, hinihintay na lang natin kung kailan sila papalayain. Mm-hmm. Okay. So, at least, at ano, kamusta naman po yung mga pamilya? Ano po ba yung mga concern po nila? Naintindihan so, naman po? Naintindihan, pero nagpapasalamat sa ginagawa natin. Pero yung number one, siyempre gusto nila maaga makauwi. Pangalawa, yung sana regular communication. Yun ang isang hihingi pa natin, no, na hindi yung paminsan-minsan makaka-text o makaka-padala ng message sa internet. But gusto sana natin na meron silang regular communication sa pamilya nila. So, right now, siyempre, hindi man sa pamilya, yung mga pamilya, no, yung mga anak daw nila, nag-aalala, umiiyak, wala yung tatay, gano'n. Pero alam nila na ginagawa ng pamahalaan lahat, saka alam nila na nasa mabuting kondisyon naman nila, kanilang mga mahal sa buhay. So, sabay tayo, sabay-sabay silang umaasa, no, na sa lalo madaling panahon, matapos na, although may legal process pa sa Iran kung paano sila pakawalan, no? Kasi court order yun, eh. Kaya kinonfiscate yung ship, yung barko. Mm-hmm. With this incident po, ito pong nangyaring ito, may plano po ba ang ating pamahalaan na i-restrict po yung mga Pinoy sa mga lugar na delikado tulad nga po sa Gulf of Oman at Red Sea? Yes. Ayun, pwede yung tanungin po to, papaliwanagin ni USEC Hans Kaktak or yung head ng DMW ngayon. Meron tayong policy ngayon na yung mga mining agency, kailangan nilang sabihin sa mga Pilipinong tripulante na yung barko nila dadaan doon. Mm-hmm. At kung na danger zone. At kung tumutol Pilipino, hindi dapat nilang pilitin na sumakay at dapat for at least 2 months kahit na walang ship duty, bigyan sila ng sweldo habang hinahanap ng bagong destino. Kung katanggap ang Pilipino, kailangan doble or mas mataas ang sahod nila. So, hindi naman natin pwedeng pagbawalan kasi ano yan eh. Hindi to land-based, sea-based to, no? Pero yun ang pinipilit nating patakaran na sabihin sa Pilipino, wag yung basta-basta, sakay kayo ng barko, hindi namin sabihin kung sakay po pa na basta sakay kayo. Kailangan sabihin sa kanila, dadaan kayo ng danger zone dito. At kung ayaw ninyo, well, bibigyan pa rin namin yung sweldo ninyo.
So yun ang isang ginawang bagong hakbang or patakaran ng gobyerno. Mm-hmm. Okay, at least now we know, at kung hindi man po natin pa nakakausap sila, basta na-assure po sa atin na yung 18 tripulante po natin ay maayos ang kanilang lagay. Maayos po, at alam natin yun kasi yung last time na may hinuning gano'n, some years ago, yung Iran, pinakawalan din. Pero ang issue nga lang, tumatagal eh, ilang buwan. Mm-hmm. Sana hindi tumagal ng buwan-buwan. No? Mm-hmm. So, isang nangyari to, kung kailang taon to na Mayo, May nila yun ulit, at September pa pinakawalan, eh ayaw natin na ganun katagal ngayon. So, we're using diplomatic intentions as well. Mm-hmm. Sulitin ko na po yung pakikipag-usap namin sa inyo, USEC. Paano po ba ang role ng DFA? Ano, pagdating naman po dito sa mga kababayan natin, yung sa New Zealand, may nagpahayag na po ba na gusto nilang umuwi? Yung po mga nawalan na trabaho, or mas gusto po nilang manatili doon at mahanapan sila ng panibagong trabaho? Wala pang nagtarinig sa amin na yung iba kasi hawak ng BMW kasi mga contracted workers sila. Ang hawak ng DFA, yung embassy, yung mga permanent residents, at ang pagbigay na tayo ng ayuda sa ilang daan sa kanila, no? Parami, binibigyan natin financial assistance. Pero ang ginagawa ngayon ng embassy, nagkikipaunayan sa mga kumpanya kasi nagkaroon ng mga ibang kumpanya na nagpahiwatig o pinaabot nila sa embassy na kung wala na silang trabaho sa kanilang dating company, nagtara, pwede namin kunin sila. So, ginagawa ng embassy, dalawang bagay. Isa, yung sinisigurado namin kung anong available jobs. At saka, we're asking the New Zealand Immigration Authority to extend or issue them pagong work visa kasi kapalit sila ng trabaho. So, yun ang hakbang na ginagawa o pinatalakay ng ating embahada and Ambassador Kilanganan, saying Ambassador Don, no? Wellington. So, mabuting balita rin naman yun. So, muna pa, may sabihin pa akong datos kung ilan na nabigay na opo, na assistance. Kasi binibigyan namin ng $600 each na ano, ng muna pa. Opo. Okay. Meron kaming inauthorize na bagong allotment for about 90 workers, pero ang binayaran na ng ano, okay, may 457 nag-register sa embahada. Opo. Sa 180 dyan, nakakuha na ng assistance. 180. Okay. So, binabayaran pa yung mga iba. Okay. 180 na. So, padagdag pa ng padagdag pa yan. Opo, that's good to know. Okay. At least okay na. Last na lamang po, may mga repatriation pa po bang nangyayari? Opo, unti-unti. Kasi meron sa Israel at sa Lebanon, pero hindi na marami tulad noon, no? Na umuwi. Pero ngayon, di ba meron pa tayong natitira sa Gaza na 15. Pero merong 6 na tatawid na, bagong 6. So, tatawid, 2 pamilya yan. 6 people in all na Filipino citizens. So, iniintay natin yung report ng embahada sa Cairo kasi tatawid sila papuntang Egypt. Kasi, di ba dati pa tayong nananawagan na umuwi na sila. Pero may mga naiwan. Although, 137 originally, may 122 nakalis. Marami yon. So, ngayon, may 6 pang mga kalis na siniintay pa namin yung iba na kung kailan mag-desisyon. Kasi may kamag-anak din silang Palestinian, may lahi din silang Palestinian, so nag-iisip din sila na kahit na magulungo doon, maiwan. No? So, yun nga, meron pang unti-unti na umuuwi. Mm-hmm. And we'll update you. Basta, yung balik tayo sa New Zealand, kung may gustong umuwi, pwede. Sa namin yan. Opo. Okay, that's good to know. Yusef, salamat po sa inyong oras. Salamat po. Thank you. Ayan po si Yusek De Vega ng DFA. And we have 8 minutes to go. Balikan natin si Yusek Benjo Benavides ng DOLE. At para po sagutin pa yung inyo pong ilan pang mga concern, meron pa ba tayong caller? Baka hindi na natin kayanin ano, na mag-accommodate. Pero dito po ako sa mga netizen natin. Yusek Benjo,
Ayun. Yes, ma. Yes, Cheryl. Good afternoon po ulit. Ayan po. Music Benjo, ito. Si Pepe, no? Magandang hapon po. Minsan na po akong nakasali dyan sa trabahong tupad. Nakakatulong din po tulad sa akin na hindi na tinatanggap sa mga kumpanya. Malaking bagay din po sana. Tuloy-tuloy pa rin. Pag po ganun, ano, naka-avail na ng isang beses ng Cash for Work program, pwede, alam, sabi nyo nga po, syempre priority yung never pang nabigyan. Pero nagkakaroon po ba ng pagkakataon na nakakaulit naman po? Mayroon po mga pagkakataon na nakakaulit yung isang benepisyaryo ng tupad sa loob ng isang taon. Pero yun po yung mga instances kung saan ang pamilya po niya o siya ay paulit-ulit pong nagiging biktima ng kalamidad, ng pagbaha, ng lindol, o kaya paulit-ulit din pong nawalan ng trabaho. Mm-hmm. Pero ayaw po natin yung sitwasyon na yun. Yes, oo. Si Sally Nodalo, paano po maka-avail ng tupad? Ako po ay solo parent. Magkasama po kami sa bahay ng nanay ko at inaalagaan ko po siya, bulag po ang nanay ko at kami po ay taga Cebu. Opo, kung wala po siyang, again, kung wala po siyang trabaho, siya po ay taga Cebu, marami pong munisipyo sa Cebu, maaari po siyang pumunta sa pinakamalapit na peso at yun naman po yung magdadala ng kanyang pangalan o requirements sa office po ng regional office po ng Cebu. Mm-mm. O kaya doon po sa province ng Cebu. Okay, all right. Si Elviro Pablo, maganda po yung tupad kung ganun, kung paalisin ako dito sa work ko, hindi ako makahanap ng trabaho. Huwag mo naman ipagdasal na tanggalin ka sa trabaho, 'di ba? Ito opera tuhod ko, hindi gumagaling, mahina po ako para magtrabaho. Ayun. So, kagaya po niyan si Elviro, in case lang po, but of course we want you to recover, Elviro, but in case pwede ka. Kung sakali man hindi ka makabalik sa trabaho. Di ba? Miss Cheryl, ang mas gusto po natin ay may trabaho po siya. Oo nga. Oo. Kaysa naman may temporary employment lang under tupad. Si Ramel Maluto, isa po akong PWD. Sana po, pantay-pantay lang sana matulungan talaga ang mga nangangailangan. Yes, Ramel, pwede. Basta sabi nga, pumunta kayo. Lahat ng munisipyo, sabi nga ni Yusek Benjo, may peso yan. Hanapin nyo yung peso. Doon po kayo mag-inquire at i-guide po nila kayo. Sabihin nyo yung tupad program. Lalo na po sa mga PWD natin dahil bahagi po kayo ng priority sector na gustong tulungan ng tupad. Si Linda Prado Abadiez, isang person with disability, may dalawang saklay. Paano po ako maka-avail ng dole? Sa tupad, gusto ko pong may sariling negosyo sa taga Intramuros, Manila. Oh, malapit dyan ang Dole. Po, pero ang advice ko po sa kanya, wag na lang magtupad, livelihood. Oo. Kasi pag kung meron po talaga siyang kung PWD siya at parang may limitation doon po sa kanyang mobility, hindi po siya makapagtrabaho, mas maigi pong negosyo na lang, direct lang negosyo ang maibigay. Kaysa naman po, nasa labas po siya, naglilinis, nagwawalis, o kaya nagtatanim. Eh baka po, hindi po kaaya-aya yung panahon natin ngayon. Mas lalo pa po siyang mapahama. So, Linde Prado, ang Abadiez, ang i-avail mo ay yung livelihood program ng Dole. Ayan. Ayan. Bigla pong umuulan, ngayon naman sobrang init. So, yun po yung mga considerations po natin sa pag-approve ng mga application ng mga tupad beneficiaries. Eto, si Mylene Cruz. Sabi niya, dito po sa amin, parang puro kilala ng mga taga-barangay lang yung napapasama sa tupad. Saan po pwede magreklamo? Pwede po silang magreklamo sa Dole. Direkta po nilang iparating yung kanilang reklamo sa Dole at kapag mayroon po mga ganyan, ang una po namin ginagawa ay isuspend yung implementation po ng tupad. Rini-revisit po namin yung mga beneficiaries so that kapag mayroon po talagang irregularidad,
sa susunod na mga pagkakataon, hindi na po talaga sila makakapag-avail, kami na po ang direktang mag-i-implement. Nako, ito, Yusek, nakakalungkod. Si Laris Katuday, karamihan po sa mga nakakakuha po dyan, sa mga politiko ipinapadaan. At kung hindi ka malapit kay Kapitan, hindi ka masasama sa tupad. Pasikreto pa nga po kapag may tupad na ibinababa sa barangay. Naku, iyanon nyo po, i-document. You know, now, anyone can report, lalo na yung sa cellphone natin, pwede nyong ma-video, ma-isimple, at ilireklamo nyo po yan kasi dapat ang mga nakikinabang po dyan ay yung mga pinaka nangangailangan. Ano po? Apo, i-explain ko naman po kung bakit may participation yung mga barangay kasi sila po yung pinakamaliit na political unit natin. Doon po yung pinakamalapit na ahensya ng gobyerno pwede pong lapitan. Pero may mga pagkakataon po talaga na sinasarili lang ng mga ibang opisyalis ng barangay. Hindi po dapat yon. Pero pag may mga ganun pong pagkakataon, mas maigi pong isumbong po nila sa Dole para ma-check po namin yung implementation sa mga barangay. Opo, ireklamo nyo po yan. Si Laila Mandanas, paano po kung 4P's beneficiary, pwede pa rin daw po ba mag-apply sa tupad? Pwede po, wala pong limit po dun sa edad. Ang limitation lang po ay kaya pa bang makapagtrabaho. Dati po yung rules po natin ay in-exclude po natin yung medyo may mga katandaan na. Pero alam naman po natin, ayaw po nating matanda na sila. Dapat meron pa rin po silang access dun po sa tulong ng pamahalaan. Kaya ngayon wala na pong limitation sa edad. As long as nakaya niya po magtrabaho, makakapagtupad work po siya. Si Betchay Maming, naka-avail na po ako ng tupad, pero gusto ko po sana magkaroon ng konting puhunan. Ako po'y isang mananahi at may makina po ako. Ang kulang ko po talaga puhunan, pambili ng tela para makapagsimula ng pagkakakitaan. Opo, kailan po kaya siya nakapag-avail ng tupad? Sana ngay- opo, kasi kung dati po ay na ini-implement na po namin yung enhanced tupad, na meron na pong component ng access to livelihood na naka-access na po sana siya. Pero wag po siya mawawalan ng pag-asa. Pwede naman po siya mag-apply hindi na ng tupad, ng direkta na po ng livelihood. Livelihood, oo. Ayan. Si Susan De La Cruz, pwede bang maraming miyembro ng pamilya ang beneficiary ng tupad program ng DOLE? sa isang pagkakataon po, sa isang implementation, hindi po. Pero ulitin ko po, may mga lugar po tayo na paulit-ulit na binabaha at nadadaanan ng bagyo, kaya lindol. So may mga pagkakataon po yung isang pamilya ay sa isang taon ay nakakapag-avail po ng tupad. Si Mike Mendez, sabi niya, oo Mike, minimum wage ang kinikita or ipinapasahod pag sa cash for work program. O ito, si Armand De La Cruz, tama ba pagkakadinig ko 20 days ang duration ng tupad? As short as 10 days po, as much as 90 days. Pero sabi niya, bakit yung iba parang ilang taon na sa tupad? Baka po kada taon nakakapag-avail siya o kada taon ay nagiging biktima po siya ng kalamidad. Pero, marami pong mga ganyan sa banda pong Visayas. Okay. So, in case lamang po, Armand, na tingin nyo ay parang hindi naman, pwede nyo naman po yan idulog or ireklamo, ipaabot sa DOLE. Doon po sa may mga ganitong concern, kagaya po yung hindi patas, ang nakikinabang lang kaanak or malapit lang kay ganito, kay ganyan, saan po sila ulit pwedeng dumulog, Yusek? Pwede po silang tumawag sa aming hotline, 1349. Yan po yung pinakamabilis na pwede po nilang tawagan, pagsumbungan. Pangalawa po, pwede po silang pumunta sa aming mga opisina, direkta na sa aming mga opisina. May 16 regional offices po kami at lahat po ng probinsya may provincial offices. Pero mas maigi na pong tawag na lang po kayo sa 1349. Naman po yan, 24/7. Ililista niyo, kukunin lang po yung detalye kung saan po yung implementation ng tupad at sino po yung mga involved pong mga personalities doon sa implementation po ng tupad. Naku, OT na po kami, pero isa na lang na mabilis. Si Jose Binyan, sabi niya, yung senior citizen po ba na wala ng trabaho, pwedeng mag-apply sa tupad program or livelihood? Pwede po, as long as kaya pa niya pong magtrabaho. Ayan. Yun lamang po.
Kasi meron po tayong mga senior citizen na may mga sakit na kahit gusto pa po niya magtrabaho, hindi po namin pinapayagan. Oo. Pwede naman livelihood program, 'di ba? O yun, livelihood. Ayan. Yusek Benjo, maraming salamat po sa inyong oras. Sa uulitin ha, huwag kang mapapagod sa amin. Opo, maraming salamat din po sa pagkakataon. Ito po ay isang pagkakataon na maipaalam po namin kung ano po yung programang tupad ng Department of Labor and Employment dito po sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang hapon. Ayan po, salamat po. Ayan po si Yusek Benjo Benavides. Again, kung kayo po may mga katanungan, ang kanilang hotline number 1-349. Diyan maitatanong nyo na po lahat ng inyong gustong itanong. At diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas pag-uusapan po natin itong kontrobersyal na charter change o cha-cha. Marami po sa atin ang hindi pa siguro nakakaintindi. Ano nga ba itong People's Initiative or magiging or Constituent Assembly? Sino nga bang mangunguna dito? Marami pong tanong, di ba? Gusto po nating ibaba at maintindihan po ito ng mamamayang Pilipino para in case na po dumating yan sa inyong lugar, may nagpapapirma, alam nyo po itanong yung mga tamang tanong or mga naiintindihan nyo kung ano po yung mga pinapapirma po sa inyo. Huwag po kayong basta pipirma kung hindi nyo po naiintindihan. So bukas po yan. Charter change po ang ating tututukan. Magsama-sama tayo bukas alas 4 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita!